Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Ito po si Ronnie Liang and welcome to Sulu! Lupa su Assalamualaikum mga kaibigan. Samahan ninyo ako sa aking panibagong trip dito sa Sulu. Sa timog na bahagi ng Pilipinas, 950 kilometers mula sa Maynila, ay matatagpuan ang lalawigan ng Sulu. Ang pangalang Sulu ay galing sa salitang sug, na ang ibig sabihin ay strong current. Kaya naman, binangsagang Land of the Sea Current o Lupasug ang lalawigang ito. Ang ating unang destinasyon, ang parang Sulu. Tara, samahan ninyo ako mga katropa. Alam po ninyo mga kababayan, isa sa mga napansin ko po dito po sa municipality ng Parang, sa kanilang mga beach resorts, meron po mga lambat. Kasi usually naman po ang mga ganitong klaseng resort is really pang swimming lang. Pero ang iba na meron po mga lambat. So, curious lang po ako. Tanungin natin. Hello, kumusta? Good. Tatanong ko lang, para saan itong lambat? Yung lambat po, ginagamit po namin pang huli ng dilis. So, tapos yung huli, anong ginagawa? Sa dilis? Pagka madami po yung huli po namin, ilibintan po namin dun sa may palengke. Magkano naman? 500 po. 500 per kilo? Hindi po, kada isang bagay. Okay, kada isang bagay. Yung kailan nyo ginagawa? Tuwing may dilis na po ba sa dito, yung hinawalay po namin. Pwede nyo bang ano, mamaya, turo nyo sa akin paano? Opa, sir. Okay. Tara na. Ako, mabigat ako. Ipakain kasi ako na marami na dito. Hello guys, ito, nakasakay na ako sa bangka at de-demo sa atin ni Mr. Arcada ang paghuli ng dilis dito mismo sa Tando Beach na napakagandang dagat. So, paano kuya? Ayan po sir, tuturo ko po sa inyo kung paano po manghuli ng dilis sa dagat. So, simulan po na natin. Simulan na natin. Nakakamanghang mga tanawin, masayahing mga bata, maiinit na pagtanggap ang aking naranasan mula sa mga locals dito. Halos hindi baka sa mga ngiti nila ang pait na dinanas nila noon. Binisita ko ang barangay Kabuntakas, Patikul, Sulu, na dating ground zero sa bakbakan ng militar at Abu Sayyaf. Dito ako ngayon sa barangay Kabuntakas, Sulu, kung saan ito ang ground zero, kung saan ay hindi po ito napupuntahan. Pero ngayon nakikita natin ang big improvement. Bumalik na po mga kababayan natin dito yung Balik Barangay Program. So, kagaya nito, iniikot natin sila, pinapasyalan, kinakantahan at meron po kami mga picture taking. At saya-saya po ngayon dito. Mapararamdaman natin yung pong ligaya ng mga kababayan natin dito sa Kabuntakas, Sulu. Samahan niyo po ako. Ma'am Raisa, pwede niyo po bang ikwento sa amin yung pangyayari noon din? Ano nang digmaan at naman yung pagbalik dito sa Kabuntakas? Nung umalis kami sa dito. 2017. Yes, ilan lang. 4 years ago. 4 years ago. Bago kami nakabalik. Yung pagbalik na rin dito yung mga bahay ng nanay ko. Bahay ng nanay niya, ikuyuan yun dito sa may Kabuntakas.
Tagal ko naman ito ka na. Pero yung makita ko yan, sir, bigla ako naiyak. Naiyak. Bahay ng nanay ko yan. Sinolo. Hindi ko yata na, ano, mapigilan yung lungha ko dahil hindi pa yan tapos. Kalis na namin dito, hindi pa yan tapos. Ano yan, pinaghirapan yun ng nanay ko. Talagang, ano, paksan niya dun sa taas. Para lang kami magka, ano, magkabahay. Tapos mo sinulong? Tapos, ganyan na sir, sinulong. Nang nangyari yung mga inkwento, yung mga digmaan, na-trauma yung mga bata. Hindi na lumalabas? Hindi na. Tapos man, kung makarinig man silang yung mga kanyon, ayun, natatapos sila. Kasi tapos nang mira dyan, na pag may putok dyan, balik namin dito, yan, wala na. Kaya inikayat ko yan. Dahil naawa ko kay nanay, pinagsakripisyon niya papa bago kami magpahay dyan. Tapos, balik namin. Ito na lang ang naganti namin. Yan, masaya kami kasi may ano kami, protection kami nila pa. Kaya mas kasi na ano na yung mga may magyara, masasabihan kami na bawal kami lumabas para hindi kami maalipa-adipto ng mga mayroon. Noong 2016, nakaalis kami dito sa aming lugar dahil sa digmaan, DPDSG, mga sundalo. Tapos, bumalik kami dito nang pinag-usapan nilang mabuti para makabalik kami sa aming lugar. Kasi nahihirapan kami mamuhay sa hindi naming lugar. Before kami pumunta dito, nung nagbalik barangay kami, sinikir muna yung mga ng mga sundalo nung pwede naming daanan para safety kami makabalik dito. Naglinis muna sila dito, nag-secure ng mga iba't ibang sitio para makabalik kami dito. Stick namin na masaya. Masaya kami dahil nakabalik kami dito sa lugar namin. Kaya sila yung mga bahay nyo. Oo. Pero dito po ngayon, at least yung mga kababayan natin dito, diba, maliban sa teacher, meron na rin sila mga ibang mga pinagkakitahan. Nagtatanim sila. Bali may program kami na nagkaroon kami ng ano, ng grupo para mag-garden. Pero hindi pa yung na-harvest kasi nagsimula pa lang. Kanina pinakita akong layered chicken. Oo. Isa yun sa mga sa mga project nila. Kabukayan. Dito po sa inyo. Nakakatuwa naman. Pero ngayon, kumusta naman? Okay na ngayon. Yung mula nung November. Oo. Kasi nagkakaroon na kami ng program dito. Tapos yung mga bata, balik eskwela na. Sa totoo lang, hindi naman talaga sila nag-start ng pag-aaral. Bali, nung umalis kami dito, hanggang doon, dala-dala namin yung pagtuturo. Kasi isa po ako sa mga volunteer teachers. Okay. Nakatuwang malaman po kasi kami nga nun po sa Manila, pag sinabi yung Sulu. Cool yan, digmaan, pinag-inig namin, pero po personally, bumutuwa po ako nung ma-witness ko, makita ko po kayo na normal na uli yung, I mean, yung buhay ay hindi kagaya noon. Puro digmaan ngayon na nakatuwa, may mga bata, nakakapaglaro, nakapag-negosyo na rin, nakapag-umpisa, nakapag-tanim, balik yung eskwela na yung mga bata para suporta sa balik barangay. Nakatuwa. Mga kababayan nga ho na yung mga sakripisyo natin, yung mga kasundaluhan, mga nagalis ng buhay, tsaka mga nakadeployed dito ay hindi naging walang kabuluhan dahil nagbunga po ng kapayapaan dito po sa Kabuntakan. Kasama ko po ngayon si Kuya Okim na isa ho sa mga LSIs or locally stranded individuals noong panahon ng lockdown na isa ho sa nasigasa din namin at nilagaan no, sa libingan ng mga bayani at sa army gym na rin. And ngayon nakakatuwang makita siya, nandito ho siya ngayon sa Kabuntakas, Sulu, na isa ho sa mga bunga ng Balik Barangay Program. And nakakatuwang malaman yung kaligtasan niya, yung kanyang pagdating dito ng masaya mula doon sa lockdown. No? And nga po, napakalit ng mundo talaga. Hindi ko alam, taga dito pala si Kuya, isa ho sa mga kinantahan ko at saka nga, pinapakain namin 3-4 times a day. Na tinutulungan natin noon during the lockdown doon po sa libingan ng mga bayani. So happy to see you, Kuya Owen. Okay. Yes. Thank you, sir. Magsakol. Magsukol. Magsukol. Sa pagbisita ko sa Sulu,
aside from the fact na fine pristine talaga ang mga dagat, maganda ang eco-adventure tourism at diverse and flavorful cuisine, meron tayong mga common perspective na being in Sulu isn't safe. But as you set foot on the island, nanonotice mo ang majestic sceneries, heartwarming welcome ng mga tao, as well as the rich culture. But the most important thing is that it is safer and secured dahil nagtutulungan ng ating mga government forces, ang Philippine Army, ang mga local government officials, sa pag-secure ng ating mga kababayan dito sa Sulu. Kung tatanungin rin ako, what's the most memorable part ng trip ko sa Sulu? I am very much confident to answer na ang mga locals at residents ang most memorable part. Ang ating mga locals na buong puso at mainit ka natatanggapin at ipararanas sa iyo na ikaw ay parte ng kanilang kultura at malayang makakapamasyal at pahinga sa kanilang munting paraiso. Malayo na ang narating ng lalawigan ng Sulu. Unti-unting bumabangon sa malapit na kahapon. Iba-iba man ang paniniwala, iisa lamang layunin nating lahat. Kapayapaan. Sa Sulu! Sa Sulu! Lapasok! Sa Sulu! Abangan sa susunod na episode ng Tropa. Samahan ninyo akong itry ang mga diving spots dito sa Haji, Panglima Tahil. Dito sa Sulu.